Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapatid, magandang umaga po. At kumusta na po kayo? Hindi pa nabalik ating live sa YouTube. Sana maging okay na ito ngayong sunod na araw. Pero for the meantime, dito muna tayo mag-live sa Facebook ko. At salamat sa Diyos sa additional na araw na ibinibigay niya sa ating lahat na nandito ngayon, nakikinig at sumusubaybay sa ating programa dito sa TYFB. At this is a great opportunity sa araw na ito na dagdagan natin yung pag-ibig natin sa Diyos at dagdagan natin ang pag-ibig sa bawat isa natin. Nanonood natin ngayon si Lou Divine, good morning Father Darwin, at si Jian Lansian nanood sa atin, si Jima Bantian Sila Baro nanood sa atin, si Ana Matunhay Tabasan, no, nanood sa atin, si Carmelita Sintorias nanood sa atin, si ML Conopio Almario nanood sa atin din, si Sarah Jane De La Cruz nanood sa atin, si Y Dudes Ena. Hello Father, magandang umaga. May tanong po sana po. Pag matapos ko na po ba ang mission ko dito sa mundo, susundin ako ng mga mahal ko sa buhay na yumao? So yan ang katanungan niya. Kung matatapos na ba ang mission natin, susunduin ba tayo sa mga yumaon natin na mga kadugo, mga relative? Na unang-unang kapatid, there is no wandering souls. There is no wandering souls. So walang kaluluwa na nasa paligid natin. Pero may grant man yan sa Panginoon, katulad ng Transfiguration of Jesus, may theological reason ang Diyos niyan. May theological reason ang Panginoon niyan. Pero ang kaluluwa sa ating mga yumaong na mga relative ay either sa tatlong estado, sa langit, sa purgatorio, at sa impyerno. No, there's no wandering souls, mga kapatid. At kung matapos na ating buhay na hiram, kukunin na ng Diyos, no? Na anytime, kahit hindi pa ma-accomplish naman yung mission natin dito sa mundo. Dahil kung kukunin na ito ng Diyos, walang makapagpigil, kahit may unfinished business pa tayo sa mundong ito. Ang kinakailangan natin ay dagdagan natin araw-araw yung ating pag-ibig sa Kanya. Dagdagan natin araw-araw ang pag-ibig natin sa isa't isa. Sa ating nanay, sa ating tatay, sa ating kapatid, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Dahil minsan lang tayo sa mundong ito. Isa lang ang ating buhay, hindi na tayo babalik. Isa lang aking buhay, isa lang din ang iyong buhay. So, ano ang dapat natin gawin? Increase our love to God, increase our love to one another. Yan ang pinaka-importante mga kapatid sa araw na ito.
No. Si Luz Ordesta, nagpadala sa atin ng 10 stars. Salamat po. Salamat po. So, nagpadala ng stars natin, umaabot na ng 266 stars. Salamat po. Si Victor Kuwadrasal, si Budog ni. Ah, Budog. Sa Pangangan, ah. Kumusta ka na, Budog? Si Maria Eufinel Rapas, sabi niya, Father, sa Saudi, nagpa-convert ko Muslim, pero Catholic ko till now. Sige ko simba sa Catholic and prayed rosary. Magpabunyag ba ko o balik sa Catholic? Please answer. Thanks. So, maraming salamat, Sister Maria Eufinel Rapas, sa magandang katanungan mo na na-converted siya bilang isang Muslim. At ngayon, gusto na siyang babalik sa simbahang Katolika, Iglesia Katolika. And magpabautismo ka ba uli? Hindi po. Hindi na dapat. So, manuog ka sa catechism natin dito sa punto por punto para yung mga kaalaman mo na mga half-truth ay maging malinaw yan, no? Dahil si Kristo sa kanila ay hindi Diyos, sa atin ay 100% Diyos, 100% na propeta. At anong gawin mo? Lapit ka sa parish priest mo. And then, magpa-advise ka sa parish priest mo. Kalimitan ay ang ginagawa ng mga parish priest ay una, adult catechism. Mag-undergo ka ng adult catechism po. And then, after that, profession of faith. I-profess mo lang yung pananampalataya natin. Hindi kailangan magpabautismo ka dahil isa lang yung bautismo natin, di ba? Hindi yan mawawala. Dahil yung bautismo ay may indelible mark. Ano ba yung bautismo? May indelible mark. Kahit anong kasalanan ay hindi makapag-erase sa indelible mark of baptism. Teka muna, may inahanap ako na paragraph sa Catechism of the Catholic Church about indelible mark. Daming tao na sa office natin, more than 100 na po. Salamat po sa pagbisita at ang ma-share namin sa inyo ay ano lang, yung Catechism. So, tingnan ko muna yung articles sa Catechism of the Catholic Church na nagsasaad indelible mark of baptism. May indelible mark ang catechism, ang baptism, mga kapatid. Nandito po yan sa Part 2, Section... tingnan natin, ha? Mas mabuti na mabasahin natin, ha? Para naman, hindi personal opinion yung sagot natin. Part 2, ito nakasulat, mga kapatid. Sa Catechism of the Catholic Church, ito nakasulat. Wait sa muna. Mas mabuti na basahin natin, ha? Ito ang nakasulat, mga kapatid. Baptism seals the Christian with the indelible spiritual mark. Kita ninyo? Ang baptism di ay may seals, indelible spiritual mark, character of his belonging to Christ. Hindi ka na makukuha ni minsan sino pa, may indelible mark ka na, eh. Yun po ay spiritual, parang spiritual tattoo, no? Na patik, sa ating Bisaya is patik, mga kapatid, spiritual tattoo. Spiritual mark, indelible spiritual mark
of his belongingness to Christ. No sin. Just imagine that. No sin can erase this mark. Walang kasalanan. Nandito po yan sa Catechism of the Catholic Church. Part 2, Section 2, Catechism of the Catholic Church. Even if sin prevents baptism from bearing the fruits of salvation, given once for all, baptism cannot be repeated. So, nasagot yung katanungan mo, kapatid. Baptism cannot be repeated. Malinaw na malinaw yan, ha? Hindi po yan, ano? Hindi po yan akin na catechism, mga kapatid. It is the teaching of the church. Patuloy tayo. Meron to lang basahin dito. Ang ganda dito, mga kapatid. Pero wala. Nandito. An indelible spiritual mark. Palakihin natin. Okay. Babasahin natin. Mas maganda natin babasahin, mga kapatid, ha? Bakit makira? Ah, ito. Teka muna, mga kapatid, ha? Babasahin natin sa Catechism of the Catholic Church 1272, an indelible spiritual mark. Uy, maraming salamat sa mga nagpadala ng mga stars, ha? Umabot na po na kanina 200 pa yon. Ngayon is 1930. Salamat po. Hindi ko na mabasa yung nagpadala. So, nirecognize ko na yung total sa pinadala ninyo. Maraming salamat po. An indelible spiritual mark incorporated 1272. Incorporated into Christ by baptism. The person baptized is configured to Christ. Baptism seals a Christian with the indelible spiritual mark character of his belonging to Christ. No sin can erase this mark. So yung, kaya nga, hindi ka na dapat mabautismuhan uli, kapatid. Patuloy. Even if sin prevents baptism from bearing the fruits of salvation, given once for all. Once for all, ha? Once for all. Baptism cannot be repeated. Dahil nakasulat, hindi tayo maka-contradict sa banal na kasulatan, kapatid. Ano bang nakasulat sa banal na kasulatan? Ating mabasahin, ha? Sa Ephesians chapter 4, verses 4 to 6. Anong oras na ngayon? No, may misa pa ako ngayon, napatay. Pero saglit lang ito. Ito ang nakasulat, mga kapatid. One body and one spirit, as you were also called to the one hope of your call. One Lord, one faith, one baptism. Once God and Father of all, who is over all and through all and in all. So, yung salita ng Diyos at yung teaching ng simbahan ay hindi nagkasalungat, di ba? Yung sinasabi sa official teaching ng simbahan, given once for all, hindi na maulit. Na baptism cannot be repeated. Sa patuloy, sa 1272 po ako nagbabasa. Dito naman tayo sa 1273, incorporated into the church by baptism. So, tayo po ay naging membro, naging isa sa katawan ni Kristo, incorporated, no? Sa simbahan ni Kristo. The faithful have received the sacramental character that consecrates them for Christian religious worship. Baptismal seal enables and commits Christians to serve God by a vital participation in the holy liturgy of the church and to exercise their baptismal priesthood by the witness of holy lives and practical charity. So, ito po. Ang ganda. So, it is a consecration sa atin. So, the best consecration natin na natanggap is sacrament of baptism. Consecrate them for Christian religious worship. So, kaya nga, tayo ay consecrated
sa Panginoon kahit imperfect yung simbahan natin. We are there because we are consecrated not for human being, but we are consecrated because of Christ. And we are one, incorporated to the true church, to the body of Christ. Nagay dito, the baptismal seal in evils and commits Christian to serve God. So yan ay malaking tulong na makabigay sa atin ng esperansa, no? Enables to commits Christians to serve God by vital participation, the Holy Liturgy of the Church, and exercise their baptismal priesthood. It is all about sacrifice, witness of holy lives. So, maging tayo ay maging banal. So, itong sakramento ay makapatulong natin na maging banal tayo. And then, mamumuhay tayo sa pag-ibig, practical charity. Na kumusta nating buhay ngayon? Puno ba tayo ng charity? Puno ba tayo ng pag-ibig? O puno tayo ng hidwaan? Puno tayo ng away? Puno tayo ng division? Quarreling one another? No, it is not a real image of a true Christian, a baptized faithful, mga kapatid. Tuloy tayo. Ang ganda nito. 1274 sa CCC, the Holy Spirit has marked us with the seal of the Lord. No, anong tinatawag dito? Seal of the Lord. Katanggap tayo, seal of the Lord. Dominico's character. For the day of redemption, baptism, indeed, is the seal of eternal life. No? The seal of the Lord. The seal of eternal life. Kaya nga, huwag na kayong magpadili sa bautismo. Kung 8 days old yung bagong anak, dinala nila sa simbahan. There's no celebration. Idili mo ba yung seal of the Lord? Dominico's character, sabi dito. It is the seal of eternal life. Idili mo ba yan? Hindi pa man tumutubo yung bakti namin, Father. Yan, gusto namin ipatubo yung bakti. Yung biik namin. So, hindi yan. Yung preparation ay secondary lang po. Yung spiritual benefits that we receive from the sacrament is amazing, mga kapatid. We receive the seal of the Lord. Baptism indeed is the seal of eternal life. Kaya nga, magbautismo tayo kahit bata. Hindi na kailangan na maghintay pa tayo na lumaki siya bago natin ibautismo. Si Rachel Barsumo Pamplune, nagpadala ng 10 stars. Si Archiel Leo Lara nanood. Si Mary Pilomina Torifil nanood sa atin. Patuloy tayo. The faithful Christian who has kept the seal until the end, remaining faithful to the demands of his baptism, will be able to depart this life with a sign of faith, with a baptismal faith, in expectation of the blessed vision of God, the consummation of faith, in the hope of the resurrection. So, ang ganda, mga kapatid. So, kung mapatunayan natin ang character, indelible character na natanggap natin at the end of time, we will enjoy the vision of God, the expectation of the blessed vision of God. Makikita natin ang Diyos, no? Yan ang nakasulat dito. Ang ganda, no? May indelible mark, and the indelible mark is the seal of the Lord. Dominico's character ang sinasabi dito. In brief, may summary dito. In brief,
Na tayo. Ito yung share po. Christian, itatawag apat, tatlo po ito, Christian initiation base sa ating catechism. In brief, Christian initiation is accomplished by three sacraments together. Baptism, which is the beginning of new life. It is the bago na po tayong tao. True baptism. Confirmation, which is strengthening, in strengthening of the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, strengthening. Yan po ang confirmation. While the Eucharist, which nourishes the disciple with Christ's body and the blood for his transformation in Christ. So, ang bautismo is a new life. Ang confirmation is strengthening our life, spiritual life. Ang pangatlo is Eucharist nourishes our discipleship of Jesus Christ. Nourishes, no? Ito po ay nag-accomplish sacrament of initiation. Okay, ganda, no? So, may 2 minutes na lang tayo, mga kapatid. Mag-greetings na lang ako. Uy, salamat. Umabot na ng kanina 1,000. Umabot na tayo ng 2,450 sa pinadalan nyo na stars. Pasalamat tayo sa nanood natin. Si Kuya Lurito Ardon nanood sa atin ngayon. At si sino ba ito? Si Elmar J. Martin de Harisco nanood sa atin din. Si Myrna Madihanon nanood sa atin. Si Shelbert Dondoyano nanood sa atin. At si Juan Ranario Galagaran. Good morning, Father, watching from Toronto, Canada. Toronto, Canada. Shout out sa ng taga-Gindulman. Nagpadala siya sa atin ng 100 stars. At si Mercy Alferez, nagpadala sa atin ng 150 stars. Wow, thank you, Father, pa-shout out si Myrna Madihanon. So, sinagot natin with the aid of Catechism of the Catholic Church. Maganda po yan dahil hindi tayo nagbabatay sa atin ng opinion, kundi sa banal na kasulatan at sa Catechism of the Catholic Church. Kita-kita tayo sa Osamis this coming... nandyan po sa timeline ko, Osamis City, kita-kita tayo. At sa Dipulog din, with Bishop Severo, kikita kami dyan. Salamat sa pag-welcome, Bishop, at empower natin sa katotohanan yung buong Diocese of Dipulog. Apat po yung speaking engagement natin sa Dipulog, at may misa din ako sa Osamis, at may talk tayo. Coordinate kay Brother Ruli Bangos ang ating organizer doon sa Diocese of Osamis po. At si Jess Jiang Sun, nagpadala natin ng 100 stars. At si Ana Fe Sun Padre, dari sa Cebu balik na mo. Yes, we can. Pasalamat pala tayo, hindi ko na mention na pasalamat pala tayo kay Archbishop Palma sa pag accommodate natin doon sa pagbisita natin sa kanya through Bishop Abet Uy. Salamat, Bishop Abet Uy, sa paggabay nyo sa amin. At si Archbishop Palma, tatay talaga, totoong tatay na totoong makikinig sa atin. Maraming salamat, Archbishop Palma. At salamat din na naging malinaw ang lahat through listening and through continued dialogue. Kailangan natin yan, no? Continued dialogue. Si Beth Kabatingan nanood sa atin. At wala na akong oras, mga kapatid. Pasensya na po. 10:30 na daw? 10:30 na? Fighty Maria Tatak si FD. With a humble heart. May misa pa ako ng patay, mga kapatid. Pasensya na. God bless.